Hello guys, kumusta na kayo? Narito na naman po tayo. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Today ay gagawa po tayo ng kalamay hati. So ito yung kung tawagin nila ay kalamay hati. Hindi ko rin alam kung bakit ganun ang tawag. So inisip ko na lang siguro ang gagamiting sugar dito is yung kulay brown. Okay, at ito po mga kailangan natin. Kailangan po natin dito ng glutinous rice flour o yung tinatawag na mochiko. At kailangan po natin ng brown sugar, coconut milk at konting salt. Okay, para po dun sa mga nagtatanong sa atin tungkol po doon sa muscovado sugar, ito po yung muscovado sugar. O hindi po ito yung pangkaraniwan na brown sugar, ito po yung sugar na ginawa dito sa galing dito sa muscovado. So dito po yung mga nangakatira po dito sa Tokyo o dito po sa Japan, mga nagtatanong sa atin kung saan po tayo bumibili, ito po ay available sa mga supermarket dito sa Japan. Siguro hindi nyo lang alam basahin. So ito po yung itsura niya. Ito naman yung mochiko na. Yan o, mochiko na. Tatlong klase po kasi yan. Isang pure na glutinous rice flour, then meron yung blend siya na magkahalong glutinous rice flour at saka rice flour, at meron din yung rice flour lang. So ito po mochi kona, so ibig sabihin pure siya, wala pong halo ito. So ito po ang gagamitin natin. Then ito ngang brown sugar, konting asin at coconut milk. So konti lang ang ingredients natin. Hindi ko pwedeng sabihin madali lang gawin ito kasi po hahaluin natin ito. Hindi po ito yung kalamay lansong. Kaya igayak po natin ang ating mga energy. At dito po ay kailangan din natin ng latik. So ginawa ko na siya. Hindi ko na pinakita sa inyo yung paggawa kasi every time na gumagawa naman ako ng mga kakanin ay pinapakita ko yung paggawa ng latik. At meron po tayo ditong video ng paggawa ng latik. Kaya pwede po nating panuorin yon. So hindi ko muna siya sinala sa strainer kasi nagbubuo siya eh. Kaya ang ginagawa ko, iniinit ko ito sa microwave. At mamaya na po natin ito sasalain o ilalagay sa strainer para makuha natin yung oil. At dito po, so itatabi ko muna ito kasi wala tayo yung dahon ng saging. Yung iba kasi ang talagang ginagamit dito dahon ng saging. So ang gagamitin ko lang dito ay itong isang baking pan. At dito ko po ilalagay parchment paper lang. At ito po ay ibabrush lang natin ang oil ito na galing dito sa latik para po hindi dumikit yung ating kalamay. So ganyan lang yan. Ito lang ang ginawa ko. So itong parchment paper, ang ginawa ko dito, tiniklop ko lang na ganyan. Tapos, kung bilog yung lalagyan nyo, so gupitin lang natin yung gilid para magpantay siya. Okay. Yan dito po. At ilagay natin dito. Ilay natin itong baking pan. I-brush natin ang latik. At dito po natin ilalagay yung ating kalamay hati. Ang ating hahaluin. Medyo matagal pong maghalo nun eh. Okay. Pagin na natin. Okay, then ngayon, ang gagawin po natin dito, so, umpisahan na natin itong ating gagawin na kalamay. So ngayon dito po sa isang non-stick pan, kailangan po yung ating paglulutuan ay kung maaari eh yung non-stick para hindi siya dumikit, siguradong hindi dumikit. Dito po ay ilalagay natin itong coconut milk. So ayan o, nagbuo siya, nagbubuo kasi eh. Kaya ang gagawin ko dito, tutunawin ko muna siya para noon mailagay natin dito yung flour. Ito mo, nakabukod yung tubig niya, oh. Napaka-creamy nito. Ito po yung coconut
thick coconut milk. So, nagbuo. Kaya ang gagawin ko po dito, tutunawin natin para nun maging gata siya. Kasi hindi po natin pwedeng i-dissolve dito yung rice flour. Kailangan kasi i-dissolve natin dito yung rice flour. Kaya kailangan tunawin natin itong gata. Okay, ang ginawa natin ngayon dito, ininit lang natin. Kaya hindi naman siya yung masyadong mainit. Then, nung nainita na siya, itinurn up ko na yung heat at hinango ko na doon sa kalan. Para noon, hindi siya masyadong mainit. Yan o, hindi naman siya mainit. Okay? Then, dito po ngayon, ilalagay natin itong glutinous rice flour. Okay? So, isama natin dito. At gumamit po tayo ng wire whisk. Habang nilalagay natin, i-whisk natin ito. Ayan o. Siguraduhin lang po natin na tunaw lahat ito at wala siyang buo-buo before nating ibalik doon sa apoy at lutuin. Okay guys, para sigurado tayo, salain natin. So ayan, hindi ko na pinakita kanina yung kung paano ko siya nilagay dito sa strainer. Basta't ibuhos nyo lang dito sa strainer. Kumuha kayo ng isa pang lalagyan at salain nyo. Para noon, siguradong walang buo-buo. Sabagay, okay naman yung ganito. Kaya lang, mas maganda na yung sigurado tayo. Kasi makaka-diferensya kasi yun pagka iniluto natin ito. Okay, so pwede na ito. Okay, so yung sugar, hindi pa natin ilalagay. Okay, lulutuin na natin ito. Kailangan ang flame natin dito, yung apoy natin, kailangan nasa low-medium heat sa umpisa at pag nagbuo na siya ay hinaan natin, nasa low heat lang. Okay? Okay, ngayon, umpisa na po nating lutuin itong ating kalamay. Yung sugar, igayak lang natin, i-prepare natin sa tabi natin kasi hindi po tayo dapat na huminto sa paghahalo rito kasi maninikit siya dito sa ating cooking pan. Okay, tutuloy-tuloy natin hanggang sa mag-thicken siya. At this time, gamitin natin ito na. Okay. Okay, tutuloy-tuloy lang po natin. Okay, then ngayon, nag-thicken na siya. Papabigat ng papabigat po ito. Kailangan kasi yung makunat na makunat siya. Okay. At mahina lang talaga yung ating apoy dito. Okay, pag ganito na yung texture, yan, pero hindi pa po luto yan. So, yung palang salt, nilagay na natin kanina, hindi ko lang naipakita, doon po sa gata, doon sa mixture na ginawa natin. Okay. Unti-unti nating ilagay yung sugar. Kailangan po yung sugar magkulay siya evenly dito po sa ating mixture. Okay.
Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos nasa 10 minutes na nating hinahalo ito, pero matagal pa po ito, hindi pa siya pwede. Kasi hindi pwede yung consistency niya, hindi pwede yung ganyan na nahuhulog. Kailangan dyan, yung matagal siya bago bumagsak. Hindi pa po pwede ito, kaya itutuloy pa natin yung paghalo. Okay, tutuloy-tuloy natin hanggang sa bumigat pa siya ng bumigat. Okay guys, then ngayon, pagkaraan ng nasa 30 minutes na tayo rito. So, ito na ang kinalabasan, pero hindi pa rin pwede. Nahuhulog pa siya, pero hindi na yung malabnaw ang pagkahulog niya. Ayan, konti pa ito. So, talaga yung apoy natin, hininaan ko lang talaga siya, nasa low heat lang siya talaga. Para nun, hindi siya masunog. Kaya dapat talaga yung gagamitin natin na cooking pan, eh yung talagang non-stick para nun. Siguradong hindi siya didikit at maganda ang pagkaluto. Okay, then ngayon guys, ayan oh, inabot na tayo ng nasa 45 minutes na yata tayo rito. Na naghahalo. Bumigat na siya ng bumigat. Ang hirap na niyang i-up, i-lip up, oh. Tingnan natin maiangat. At pag kumapit dito sa ating sandok, kahit iganyan mo sa gilid nitong kawali, hindi na siya talaga nag-ihiwa-hiwalay. Kabit-kabit na siya. Para siya yung dough ng tinapay. Okay, honestly, nakaramdam na po ako ng pagod. Eh, kung marami tayong gagawin, mas nakakapagod yon. Kaya yung mga nagbi-business talaga naman, believe tayo sa tiyaga nila. Okay? So, i-turn up na natin yung heat at ito po ay i-transfer natin doon sa ma-prepare nating baking pan na nilay natin ng parchment paper. At ngayon, narito na po yung ating kalamay. Naihanda na rin natin yung ating lalagyanan. So, narito yung latik. Ang ginawa natin doon sa latik, sinala natin para makuha natin yung latik at itong oil ay ipangbabras natin dito sa baking pan. Nako, nagbubuo na naman siya, oh. Winter kasi dito, maginaw. Kaya nagbubuo yung latik natin. So, ang gagawin natin ngayon dito, isali natin dito yung kalamay. Okay. So, habang mainit siya, ngayon, kung dumidikit siya, yung pinakatap na yan, pwede nating lagyan ng latik yan. Ay, ng oil. Yung oil ng latik. Okay. Para maayos siya. Mapantay siya. Pantay natin. Meron tayo dito yung plastic wrap. Ayusin natin. Kasi pag nag-cool down siya, medyo magpi-firm pa ito eh. Okay. So, isin natin itong plastic wrap. Kaya tapan tayong gilid. Ayusin natin evenly. So, okay na siya. So, dito guys, kakamayin ko na itong latik ha, para nun madali siyang ilagay. Para nun
distribute natin evenly dito sa kabuuan nitong ating kalamay. Okay, so ito guys, latik, meron tayong video nito, yun ang panuorin nyo yun para noon makita natin kung paano gawin itong latik. Okay, then ang gagawin natin dito, hayaan natin siyang mag-cool down para, bago natin serve at kainin, kasi hindi natin mahihiwa ng ganito yan. At saka mahirap din po itong hatiin kahit na mag-cool down siya, makunat siya. Kaya mahirap siyang hatiin. Kaya hindi ko nga alam bakit tinawag itong kalamay hati eh. Kasi kahit hatiin mo yan, kahit malamig na siya, kumakapit pa rin siya. Okay, then ngayon, ito po kinalabasan sa pagkakagawa natin dito po sa ating kalamay hati. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!